My name is Lydia Macaro. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe Lydia Macaro and hit the notification bell para magiging updated po kayo sa aking susunod na mga video. Once again guys, ito po ay tanong mo, sagot ko. Ayan, yung tanong po ni Sis Lhen Xie ay, ano po yung dahilan kung bakit naghihiwalay yung magkasintahan? Ayan guys, for me, siguro unahin ko sa sarili ko kung bakit ako nakikipaghiwalay sa BE ko dahil po sa ugali. Una-una ay dahil po sa ugali nila na hindi ko po nagustuhan. For example, yung lalo-lalo na yung mga sinungaling. Yun talaga yung pinakaayaw ng isang babae, yung mga sinungaling at yung parang pinapaasa ka lang. Tapos, antay ka ng antay, wala lang naman pala. And then, number two ay may mahal ng iba. Ayan guys. Once na mayroon kang nakitang iba na feeling mo ay iba sa sarili mo, at saka feel mo naman na hindi mo na mahal yung girlfriend mo, bakit mo po papatagalin yung relation nyo, di ba? So, naghihiwalay din po yung mga tao ng dahil sa may mahal ng iba or hindi niya na mahal ang kapartner niya. Ayan guys. And then, kulang sa time at attention. Ayan. Minsan po kasi tayo ay kailangan talaga natin yung attention ng ating partner or ng ating boyfriend or girlfriend, lalo na po sa LDR relationship. Ayan. Mayroon din po akong ka-relationship noon. LDR kami in 11 years. Ayan. Naghiwalay kami dahil mayroon siyang iba. Ayan. Yan po ang pinakamatinding dahilan. May mahal siyang iba. And then, in the next ay, hindi ka na masaya sa kanya. Ayan. Sa bawat tao kasi guys, iba-iba po yung dahilan natin kung bakit tayo nagkikipaghiwalay sa ating mga partner. Ayan, una-una ay ugali. Number two ay may mahal ng iba or hindi mo na siya mahal. Hindi kayo nagkakaintindihan or nagkakaunawaan. And then, wala na kayong communication sa isa't isa dahil nga sa cold na yung relationship nyo or yung feelings nyo sa kanya. And then, for example, yung parents nyo, hindi gusto ng parents nyo yung girlfriend or boyfriend nyo. At saka, kung hindi ka rin po gusto ng boyfriend at saka girlfriend ng parents niya, ayan. Dahilan din po yan, guys. And then, mayroon din po yung, mayroon ka pang pangarap sa sarili mo at saka ayaw mo pang mag-asawa. So, mayroong isa na hindi makapag-antay sa inyo. So, bakit nyo papatagalin yung relationship nyo kung nag-aaway lang naman kayo kasi hindi makapag-antay yung isa dahil nga sa mayroon ka pang pangarap. So, for me, yan po yung mga dahilan kung bakit po naghihiwalay yung mga tao. At saka, guys, pag naghihiwalay po ay doon, huwag nyo pong hayaan na galit lang po yung huwag nyo pong hayaan na galit po yung mananaig sa puso nyo pag naghiwalay po kayo. Kailangan po ay accept the truth po, guys. Accept nyo po yung katotohanan na hindi po kayo para sa isa't isa. And move on. Alam ko naman na mahirap pong mag-move on, pero 2 years, 3 years, 4 years to until na makalimutan mo na siya, guys, makaka-move on ka pa rin. So, the number one ay, sa pag-move on ay, mag-pray lang po tayo sa kay Lord dahil siya po yung makapagtulong sa atin. And then, be trying to open ourselves to other people, especially to makikipag-friend tayo sa iba para po mayroon tayong kausap. Huwag po natin kimkimin yung galit natin sa kanya dahil malaki na po tayo bago natin siya nakilala. And then, ay enjoy yourself po, guys. Kahit sasabihin po ng iba na, "Uy, tumaba ka na, kain ka lang ng kain. Uy, ba't gala ka lang ng gala?" So, yun lang po kasi yung paraan na alam mo para makaipag-enjoy mo yung sarili mo at saka makalimutan mo siya.
wag po, hindi po solusyon yung pag sama-sama sa mga barkada sa pag-inuman para makalimutan lang siya, guys, dahil ipiktado pa rin po yung health natin. Sinisira po natin yung katawan natin na health. And then, pag nagkasakit po tayo yung barkada natin or siya, hindi po yun siya mag-aalaga sa atin. So, yung mga mahal natin sa buhay, yung mahihirapan, lalo-lalo na po yung parents natin kung may parents na po tayo. So, and the most important is prayer. Yan po yung the most important in our life, in our relationship. Mapa-boyfriend man, parents, or kapatid. Pray po talaga ang kailangan, guys. And then, love yourself, guys. Yan po ang ngayon kong na-realize na yung sinasabi ni Mama na love yourself first before you love to other people. Ayan, guys. Hindi po dahilan na mahal natin siya, kaya ibibigay po natin yung 100% na pagmamahal sa kanya. Dahil kailangan pa po natin mahalin yung self natin. Dahil kung naghiwalay po tayo, hindi po ito masyadong masakit dahil mahal na po natin yung sarili natin. So, parang 50% na lang po yung kailangan natin para magpupuno ng pagmamahal sa ating sarili. Ayan, yung iba ay nakikipag-boyfriend, ayan, nakikipagsintahan. At saka hindi din po reason na mag-flirt-flirt ka para makalimutan mo siya, guys. Ayan, is a very bad solution po yan, guys. Ayan. And then, sa mga single naman dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil malay nyo, friend nyo lang siya pala na nag-stalk sa inyo. Na kinikilala niya lang yung from the beginning na pagkakilala niya sa iyo, and then naghahanap lang po siya ng tamang panahon para sabihin sa iyo na mahal ka niya. Ayan, guys, and huwag pong mawala ng pag-asa. May darating din pong umaga. Ayan, and then ano pa, guys, sa isang relationship ay dapat kailangan ay pareho kayo ng mga plano at saka kasunduan yung mga gusto nyo. Kapag hindi po gusto ng isa yung gusto mo, ay ipawalang bahala mo na lang po yun. So, kailangan ay magkapareho kayo ng mga gusto para hindi po kayo mag-aaway. And then, kapag naka LDR relationship naman yung relationship nyo, kailangan po ay give your time talaga po sa kanya, guys. Dahil, yun po ang pinaka-importante. For example, busy po kayo sa trabaho sa umaga, yung night time nyo po na dapat itutulog nyo, kailangan ay ibigay nyo po yung 1 hour sa kanya or sa akin, ganun. Kailangan give intake po ng time, and then kailangan mag-sit din na schedule kung kailan kayo magpupuyat, kailan kayo matutulog, ayan, ganun. Ayan, guys. Ngayon, guys, ayan lang po muna yung aking ma-share. Sana po ay mayroon kayong natutunang leksyon sa aking buhay. Ayan, see you po next time. Bye-bye!